Okay, magandang hapon mga kaibigan. Panawagan ulit yung gustong magkaroon ng part-time job. Basta college graduate kayo, may laptop at internet sa bahay, ang edad nyo is 50 years old pababa, i-text nyo ang aking anak 0927-930-5257. Ang anak ko nagtratrabaho sa isang multinational company. Marami silang kailangang part-time employees. At pag-usapan natin ngayon ang relasyon ng ating Pangulo at Vice Pangulo. Na kung i-summarize ko is sometimes nakaka-inspire, nakakatuwa. But on the other side, medyo alarming. Bakit alarming? Kasi sa isang public gathering the other day, ang ating Vice Presidente, with all her sincerity, he expressed his love and support to the President, but with all honesty, sinabi ng Pangulo na may ayaw siya sa Pangulo. Something na kinasusuklaman ng Vice Presidente tungkol sa ating Pangulo. So ano yung ayaw ng Vice Presidente? Ano yung kinakasuklaman niya sa ating PBBM? Okay, ito na. Sa Thanksgiving affair ng Office of the Vice President the other day sa isang hotel sa Manila na tinawag niyang pasidungog. Bisayan word ng giving honor. Pagkilala, pag-recognize sa mga partner agencies ng Office of the Vice President. Pasalamat ang Vice Presidente sa tumutulong sa kanyang opisina. So, nandun ang ating Pangulo. Nag-attend. So, at least nung mag-speech niya na ang Vice Pangulo, nako, ito na yung sabi ko na sometimes nakakatuwa. Kailan, medyo alarming. Sa Philippine Star headlines, Marcos middle name unmentionable for VP SARA. Galit. Ayaw na ayaw ni Vice Presidente SARA sa middle name ng ating Pangulo. Yun po ang problema. Kailang as a president, as a person, everything, sabi ng ating Vice Presidente, mahal na mahal niya ang ating Pangulo. Okay? Okay, ito yung exact word ng ating Vice Presidente nung mag-speech na siya. Sabi niya, hindi ko na banggitin ang middle initial niya, yung Romualdez. Mahal ko si Apo BBM. I love Apo. Sabi niya, I love Apo. Apo, Ilocano term of respect. When we say Apo, an elder person, basta tinawag ka ng Apo, that is a sign of respect. Okay. So, yung Romualdez, ang ayaw na ayaw ng Vice Pangulo. Alam mo, Apo, sabi niya, ito ha, Vice Presidente, speech. Medyo may pagkakomik kasi ang president, Vice Presidente natin. Comic na, totoo. Nagmana sa kanyang tatay, si former President Digong. Marunong mag-inject ng joke, pakatawa, but it makes sense. So, sabi ng Vice Presidente, alam mo, Apo, referring to the President, alam mo na mahal kita. Okay? So, yung pagmamahal na yun is yung ano ba? Support. Kasi, bago election last year, di ba, front runner si Mayor Sara, siyang nangunguna sa mga survey. Kaya lang, after much analysis, nag-isip siya, inisip niyang unity ng administration, willing nga nag-step down si Mayor Sara, naging Vice President ni BBM. Yun,
para sa akin, it's an act of yung magnanimosity, yung bang grabe yung kasi kung nagkandidato si Mayor Sara as president, nagkandidato rin si BBM, baka manalo pa si Lenny. So, ang deciding factor yung unity team, yun yung pag-slide ni Mayor Sara as vice president. Kaya dito muna napatunayan na yung lawak ng pag-iisip ng Vice Pangulo. Sabi niya, mauna ka na lang. Sa, kung ako ang Vice Pangulo, si Mayor Sara, okay, mauna, mag-presidente ka muna. Practice muna ko as Vice President. Then by 2028, saka naman ako mag-presidente. Ganun yung nakita kong line of thinking ng Vice Pangulo ngayon, na kahit nangunguna siya sa mga surveys as presidential noong last election, nag-humble down siya, nag-slide down to vice president, pagpapakita ng suporta, pagmamahal sa Marcos family, of course, to PBBM. So, sa speech ng Vice Pangulo, isiner niya yung banding ni BBM at Mayor Sara nung panahon ng eleksyon, na kahit mga private jokes, ganito yung parang private joke. Sabi ni BP Sara sa speech niya na ito, doon sa Pasidingog, "And when the campaign season was about to end, I told him, Apo, when you become president, be careful as there are certain segments of the female population that are attracted to power and men and power." So, medyo very sincere prank na totoo nga naman. Presidente na eh. Maraming magkakagusto. So, sabi pa ng ating Vice Presidente, "I told him, mag-ingat ka, baka madagdagan ang anak mo." So, that's how we develop our friendship. And I want you all to know, mahal ko, mahal na mahal ko si Apong BBM. Wow. Ako parang bigla kong naging emotional itong ganitong relasyon ng presidente at vice presidente. Kasi kung sa isang pamilya makita mo yung pagmamahala ng tatay at nanay, talagang yung buong family talagang walang patutunguhan kundi success yung kahit pobre man yung pamilya, nagmamahalan yung tatay at nanay, yung kasabihan sa bundok nung nasa bundok pa ko as lieutenant, naririnig ko yan, kahit saging lang sir, basta labing-labing, ganun. Basta nagmamahalan sa buong pamilya, at ang pagmamahalan sa pamilya nagsisimula sa nanay at tatay. So, dito rin sa ating bansa, we are lucky na maganda po ang relasyon ng Pangulo at Vice Pangulo. Except sa isa, yung Romualdez. Galit talaga si BP Sara kay Tambaluslos. Kasi, political, sa tingin ko, political maneuvering na yon ni Speaker Romualdez. Sa nakikita ko, parang may ambisyon siya na magiging presidente come 2028. Kaya nakikita ko, posible ang maglaban Sara Duterte versus Martin Romualdez. Lenny, wala na yan. Other opposition, wala na yan. So ito lang si Speaker Romualdez ang nakikita ko na may ambisyon. Okay? So, yun po. Salamat
At may vice presidente tayo na tapat na magserbisyo, wala siyang hangarin kundi pagsilbihan ang kapwa niya, Pilipino.